Magalak tayong lahat. Si Jesucristo'y nabuhay, nanaig sa kamatayan. Alleluia, alleluia. Panginoon ang naghirang sa tinubos niyang bayan. Nagpupuring mga inirang, masayang nagdiriwang. Magalak tayong lahat. Si Jesucristo'y nabuhay, nanaig sa kamatayan. Alleluia, alleluia. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumain yung lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin muna natin ang ating mga pagkakasala upang tayo ay maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya ay sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin sa ating mga kasalanan at patnubayan sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ipagkaloob mong ang Espiritu Santong sumasa amin ay siya nawang magpaging dapat na kami gawing tahanan ng kapangyarihan sa aming piling sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Maupo po tayo. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, mula sa Milito, si Pablo'y nagpasugo sa Efeso at ipinatawag ang matatanda sa simbahan roon. Pagdating nila ay kanyang sinabi, "Nalalaman ninyo kung paano ko ginugol ang buong panahong ipinamalagi ko sa inyo mula ng unang araw na ako'y tumuntong sa Asya. Buong pagpapakumbaba akong naglingkod sa Panginoon at lumuluhang nagtiis ng maraming pagsubok dahil sa mga pagtatangka ng mga Hudyo. Hindi ako nangiming magsabi sa inyo ng anumang ikabubuti ninyo sa aking pagtuturo at pangangaral sa inyo, maging sa hayagan at sa bahay-bahay. Ipinangaral ko maging sa mga Hudyo at sa mga Griyego na dapat nilang talikdan ang kanilang kasalanan at manumbalik sa Diyos at manalig sa ating Panginoong Hesukristo. Ngayon, sa utos ng Espiritu, ako'y pupunta sa Jerusalem at hindi ko alam kung ano ang mangyayari sa akin doon. Ito lamang ang aking alam. Sa bawat bayang dinalaw ko, ipinahayag sa akin ng Espiritu Santo na ang naghihintay sa akin do'y pagkabilanggo at
kapighatian. Subalit, walang halaga sa akin ang aking buhay. Maganap ko lamang ang aking tungkulin at matapos ang gawaing ibinigay sa akin ng Panginoong Hesus, ang pagpapahayag ng mabuting balita tungkol sa kagandahang loob ng Diyos. Nakisalamuha ako sa inyo samantalang nangangaral ako tungkol sa paghahari ng Diyos. Ngayon, alam kong hindi na ninyo ako makikitang muli. Kaya't sa araw na ito'y sinasabi ko, hindi ako ang mananagot kung mapahamak ang sinuman sa inyo. Sapagkat ipinahayag ko ang lahat ng nilalayon ng Diyos para sa inyo. Wala akong inilingid na anuman. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Tanang mga kaharian, ang poong Diyos ay awitan. Tanang mga kaharian, ang poong Diyos ay awitan. Dahil sa iyo, yaong ulang masagana ay pumatak. Lupaing mong natuyunay, nanariwa at umunlad. At doon mo pinatira yaong iyong mga lingkod. Ang mahirap nilang buhay sa biyaya ay pinuspos. Tanang mga kaharian, ang poong Diyos ay awitan. Purihin ang Panginoon, ang Diyos nating nagliligtas, at may dala araw-araw ng pasanin nating hawak. Ang ating Diyos ay isang Diyos na ang gawa ay magligtas. Ang Diyos ang Panginoon, Panginoon nating lahat. Sa bingit ng kamatayay, hinahango tayo agad. Tanang mga kaharian, ang poong Diyos ay awitan. Tumayo po tayo. Oh, Alleluia, oh, Alleluia, oh, Alleluia. Alleluia, Alleluia. Hilingin ko, sama, Espiritu'y isugun niya upang sumainyo tuwing na. Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, tumingala si Jesus sa langit at ang wika, Ama, dumating na ang oras. Parangalan mo ang iyong anak upang maparangalan ka naman niya. Sapagkat pinagkalooban mo siya ng kapangyarihan sa sangkatauhan upang magbigay ng buhay na walang hanggan sa lahat ng ibinigay mo sa Kanya. Ito ang buhay na walang hanggan, ang kilalanin kanila, ang iisa at tunay na Diyos, at si Hesukristo na iyong sinugo. Inihayag ko rito sa lupa ang iyong karangalan, natapos ko na ang ipinagagawa mo sa akin. Kaya Ama,
Ipagkaloob mo sa akin ngayon ang karangalang taglay ko sa piling mo bago palikhain ng sanlibutan. Ipinakikilala kita o ipinakilala kita sa mga taong ibinigay mo sa akin mula sa sanlibutan. Sila'y iyo. Ibinigay mo sila sa akin at tinupad nila ang iyong salita. Ngayon'y alam na nilang mula sa iyo ang lahat ng ibinigay mo sa akin, sapagkat itinuro ko sa kanila ang lahat ng aking nabatid sa iyo at tinanggap naman nila. Natitiyak nilang ako'y galing sa iyo at naniniwala silang ikaw nga ang nagsugo sa akin. Idinadalangin ko sila, hindi ang sanlibutan kundi ang lahat ng ibinigay mo sa akin, sapagkat sila'y iyo. Ang lahat ng akin ay iyo, at ang lahat ng iyo ay akin, at pararangalan ako sa pamamagitan nila. At ngayon ako'y pupunta na sa iyo. Aalis na ako sa sanlibutan, ngunit nasa sanlibutan pa sila. Ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Maupo po tayo. Magandang umaga po ng Martes sa inyong lahat. Ang magandang balita po sa atin ngayon, pag natapos na natin ang gawaing iniatang sa atin ng Ama, kukunin niya tayo upang kanyang makasama. Kaya, kalma lang tayo. Wala mang katiyakan ang hinaharap, manatiling nananalig. Mga huling pahimakas ang ating napakinggan sa mga pagbasa natin ngayon. Last words ni Apostol Pablo at ng ating mahal na poong Jesus Nazareno. Parehong nagsasabing ang malaking bahagdan ng kanilang trabaho ay tapos na at tumatanaw sila sa kinabukasan ng may pagtitiwala sa Diyos. Dadako na si Pablo sa Jerusalem na umaasang magpakanluran sa Roma o maging sa Espanya kung makakasurvive siya sa Jerusalem. Si Jesus naman ay nananalanging parangalan ng Ama ang kanyang anak upang maparangalan naman siya. Payo ang iniiwan ni Pablo. Panalangin naman ang kay Jesus. Diretsahang sinasabi ni Pablo, nalalaman ninyo kung paano ko ginugol ang buong panahong ipinamalagi ko sa inyo mula ng unang araw na ako'y tumuntong sa Asia. Buong pagpapakumbaba akong naglingkod sa Panginoon at lumuluhang nagtiis ng maraming pagsubok dahil sa mga pagtatangka ng mga Hudyo. Kahapon narinig na natin yung encouragement o yung recognition ng mga alagad na diretsahan na. Wala nang paligoy-ligoy. Wala nang mga talitalinghaga. Plain speech. Yun ang ginawa ni Apostol Pablo ngayon. Si Jesus naman, papuri ang kanyang ibinigay. Pinapurihan niya ang katapatan ng kanyang mga kaibigan. Sa madaling sabi, kinalimutan niya na yung pagtatatwa sa kanya. At ngayon, ang itinataas niya sa Ama ay kung paanong nagsumikap maging tapat ang kanyang mga kaibigan. Sabi niya, sila'y iyo, ibinigay mo sila sa akin at tinupad nila ang iyong salita. Kinilala niya yun, yung pagsusumikap ng kanyang mga kaibigan na tuparin ang kanyang mga salita. Meron pa ako napansin dito sa
Ebanghelyo. Ayun. Inaffirm din ni Jesus ang pananampalataya ng kanyang mga kaibigan. Sabi niya dito, natitiyak nilang ako'y galing sa iyo. Meron tinatag na certitude, certainty. Para ang pananampalataya ay maging certainty o certitude, napakalaking tiwala ang kailangan. At naniniwala silang ikaw ang nagsugo sa akin. So hindi lang yung pagsusumikap ng mga kaibigan niya ang kanyang inaffirm, kundi yung kanyang sariling identity, kung saan siya galing, kung kanino siya babalik, kung saan siya uuwi. Humarap si Pablo sa walang katiyakan. Yamang maaaring bilangguan nga ang naghihintay sa kanya sa Jerusalem, panalangin pa rin ang paraan ni Jesus sa pagharap sa kinabukasan. Kinabukasan na naghihintay sa kanila at haharapin nila ito sa pamamagitan ng pananatiling tapat. Ang panalangin ni Jesus, mga kapatid, ay hindi para sa kanyang sarili. Para sa akin, ito po ang tunay na the Lord's Prayer. At yung Our Father, ayun ay para sa akin lang naman. Hindi ko alam kung you share the same sentiment. Yung the Lord's Prayer, o yung ating kinasanayan ng sabihin na Ama namin, para sa akin yun ay panalangin ng mga disipulo. Ito, John 17, para sa akin, muli, ang tunay na the Lord's Prayer. Panalangin ng Panginoon para sa atin. Sa ganito pong paraan ng pananalangin, yung tinatawag natin na intercessory prayer, mamaya, pagkatapos ng humiliya, gagawin natin to, intercessory prayer o panalangin ng bayan. Sa ganito pong paraan, itinataas natin ang ating tinig sa Diyos, hindi lamang para sa ating sarili, kundi para bigyang boses ang lahat, lalo na ang least, ang lost, at ang last. Sa pagdarasal po natin ng ganito, itinutuloy po natin ang priestly prayer ng mahal na poong Jesus Nazareno. Naghahandog ng mga hinaing ng mundo sa paraang inuusal o sa katahimikan. Nagtataas ng mga petisyon at naghahain ng mga pithaya. Alang-alang sa iyo at sa akin. Laging may pakundangan sa pinagdadaanan at pangangailangan ng kapwa, hindi lamang ng sarili. Tumayo po tayo. Minamahal kong mga kapatid, hinulaan ni Kristo na ating Panginoon ng kanyang mapanligtas na kamatayan at muling pagkabuhay. Sa pamamagitan niya ang nagdurusang lingkod, ilapit natin ang ating mga kahilingan sa Ama ng awa. At sa bawat paglapit ang atin pong itutugon, Ama, magningning nawa sa amin ang iyong kalwalhatian. Ama, magningning nawa sa amin ang iyong kalwalhatian. Ang mga pinuno ng simbahan, naway ipakita sa atin ang isang malinaw na larawan
ng matiyagang pagtitiis sa gitna ng kaguluhan ng ating panahon. Manalangin tayo. Ama, magningning nawa sa amin ang iyong kalwalatian. Ang mga bansa naway makilala ang nag-iisang tunay na Diyos at si Jesucristo na kanyang isinugo. Manalangin tayo. Ama, magningning nawa sa amin ang iyong kalwalatian. Tayo naway magsikap at manalangin para sa pagkakaisa ng lahat ng naniniwala kay Kristo. Manalangin tayo. Ama, magningning nawa sa amin ang iyong kalwalatian. Ang mga may sakit, naway iugnay ang kanilang mga paghihirap sa pagpapakasakit ni Kristo sa krus. Manalangin tayo. Ama, magningning nawa sa amin ang iyong kalwalatian. Ang mga naunang lumisan sa buhay na ito, naway makatanggap ng walang hanggang gantimpalang ipinangako sa kanila. Manalangin tayo. Ama, magningning nawa sa amin ang iyong kalwalhatian. Ama, niluwalhati mo ang iyong anak at luluwalhatiin kami sa kanya. Tanggapin mo ang aming mga panalangin dahil kami ay sa iyo. Hinihiling po namin ito sa pamamagitan ni Kristong anak mo at aming Panginoon. Amen. Maupo po tayo. Aming hatid, alay na ito ang tinapay na nagmula sa pagpapala mo at tanggapin ang alak na ito, inumin, inihain sa'yo. Mahal naming Diyos, inyong tanggapin ang munting alay mula sa amin. Buong puso namin hihintayin pagpapala na aming hiling. Tumayo po tayo. Manalangin po kayo mga kapatid upang itong ating paghahain ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayan na niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang aming mga panalangin na sumasaliw sa aming paghahain upang sa ginaganap naming pagdiriwang kami makatawid sa kalwalhatian sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong ipinagdiriwang ang paghahain ng Mesiyas, ang maamong tupa na tumubos sa aming lahat. Ang katawan ng anak mong sa krus na bayubay ay handog ng pag-ibig na walang kapantay. Ito ang paghahaing ganap mong kinalugdan. Ito ang nilunggati ng dating pag-aalay. Ang buong sarili ng anak mong si Jesus ay inihain sa iyo upang kami ay matubos. Siya ang dambana at paring naghahandog. Siya pa rin ang tupang handog na ibinukod. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan,
kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. O sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. O sana sa kaitaasan, lumuhod po tayo. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng lahat ng kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng iyong anak at aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Tumayo po tayo. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Francisco na aming Santo Papa at ni Jose na aming Arsobispo't ng Tanang Kaparian at ng iyong piniling sambayanan. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol ni San Juan Bautista at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala. Para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling po namin kami iadya sa lahat ng masama.
pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nagalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nagalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nagalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Lumuhod po tayo. Minamahal kong mga kapatid, masdan ninyo ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad ang mga inaanyayahan sa piging ng kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. May the body and blood of Christ bring us to everlasting life. Amen. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo. At isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. May pako, sibat at
paghalay, pawis, kirot sakit, nawala kapantay. O Diyos, iniibig, iniibig kita, hindi dahil lamang sa aking pag-asa ng aking makamtan ang langit mong pita at hindi rin dahilan sa aking pangamba na kapag ikaw ay hindi ko sininta ay apoy ang aking kakamting parusa. Announcement. Lakbay Lourdes, ang lahat po ay naanyayahan, lalo na ang mga ministry, organisasyon at samahan ng ating simbahan na salubungin ang pagdating ng imahe ng Mahal na Birhen ng Lourdes sa darating na May 27, 2023, Sabado, sa ganap na ikaapat at kalahati ng hapon. Ang rito ng pagtanggap at banal na misa ay sa ganap na ikalima ng hapon. Mananatili po ang imahe hanggang June 3, 2023, Sabado. At ang misa ng pamamaalam ay sa ganap na 12:50 ng tanghali. Makiisa po tayo. Maraming salamat po. Pinapaalalahanan ng lahat na huwag maging kampanti sa banta ng COVID-19, bagkos dapat nating ipagpatuloy ang tamang pagsunod sa minimum public health standard, ang pagsusuot ng tamang face mask. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar, sa Quezon Boulevard, o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor ng Itim na Nazareno. Tumayo po tayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa pinagsaluhan po naming banal na pakikinabang, ang aminawang pag-ibig ay lalong madagdagan ng ginawa namin sa pag-alala sa anak mong mahal na nag-utos si Pagdiwang ang huling hapunan sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo at pagpalain ang kanilang mga pinasasalamatan, idinadalangin at pinagsusumikapan sa araw-araw, pati na ang daladala nilang mga imahen at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag, na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayong lahat at ang inyong pamilya at mga komunidad ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Naialay na po natin ang banal na misa. Humayo kayong taglay ang kapayapaan, pag-ibig at pag-asa ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus
Nazareno, sinasamba ka namin. Pinipintuho ka namin. Aral mo ang aming buhay at kaligtasan, Nuestro Padre Jesus Nazareno. Iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin.